Nagalok na 100,000 pisong pabuya ang kumpanyang Grab para sa ikadarakip ng suspect sa pagpatay sa isa nilang driver. Itinuturing na person of interest ngayon ang huling isinakay ng biktima. Yan ang tinutukan ni Salima Refran. Good Samaritan Grab driver. Ganito nakilala ang nag-viral sa social media na si Gerardo Junji Makidato Jr. Abot-abot ang puri na inabot ni Makidato noong nakaraang taon nang isakay niya ng libre at tulungan ang pasaherong may sakit na kumuha ng dugo para sa kanyang dialysis. Pero Huwebes ng gabi, October 26, nitong nakaraang linggo, nakita si Makidato sa may Bonanza Street sa Pasay City, wala ng buhay at tagusan ng tama ng bala sa ulo. Ang gamit na Silver Innova ni Makidato, nawawala hanggang ngayon. Sa imbestigasyon ng Pasay Police, base sa binigay na booking history ng Grab, nabuo ang timeline ng huling biyahe ni Makidato noong October 26. 5:25 ng hapon, pinikap ni Makidato ang huling rider sa may San Juan, ang drop-off point sa may Cartimar sa Pasay. Bago mag-alas 7 ng gabi, makikita pa sa kuha ng CCTV ng Barangay 39 Zone 5 na dadaan sa kalye ng Doña Noning ang sasakyan ni Makidato. Maya-maya, makikitang hihinto sa gitna ng kalsada ng ilang segundo ang Silver Innova. Pero sa lakas ng ilaw, di makita kung may bababa sa sasakyan. Sa isa pang CCTV na ito, makikitang lalabas na ng Doña Noning Street ang Silver Innova. Ayon sa pulisya, 7:14 ng gabing yun, tatlong beses na nag-cancel ng mga pumapasok na booking ang cellphone ni Makidato. Hindi rin malinaw kung si Makidato pa ang nag-cancel nito. Sa spot report ng Pasay City Police, 7:55 ng gabi ng October 26, nang makatanggap ng tawag ang Baclaran Police Station at nireport na may binaril sa may Bonanza Street. Nang puntahan, isang patay na lalaki nakita. Sabi ng barangay kagawad sa lugar, nakarinig siya ng putok ng baril at nang silipin, nakita ang isang lalaking hinulog mula sa silver na Innova. Di raw nakita ang plate number ng sasakyan na umarangkada na papuntang Cessna Street, Doña Carlos Village, Pasay City. Yung, nung makita yung tao, yung ating person of interest doon is parang nabigla because siguro hindi rin niya ina-expect na may sisilip siguro or it's either saan ba siya nabigla, doon ba doon sa insidente na baka nabaril niya unexpectedly. Yun yung gusto nating malaman. Sa progress report ng pulisya, nakasaad na ang plate number ng Innova, YV7109. Bandang alas 9:30 ng gabi, dumating sa Pasay City Police Station na nagpakilalang asawa ni Makidato. Nalaman daw niya mula sa Grab office sa Doña Noning sa Pasay ang huling hinatid ng asawa at kinabahan dahil di sumasagot sa tawag o text. Kinilala ng kanyang misis si Makidato sa punerarya. Ayon sa pulisya, pumasok sa batok ang bala at lumabas sa kaliwang mata ni Makidato. Person of interest ngayon ang huling isinakay na Grab rider ni Makidato. Tukoy na siya ng pulisya at subject ngayon ng follow-up operations. If he thinks that he is not supposed to be the person of interest, then we ask his full cooperation on the matter. Bumisita ang mga opisyal ng DOTR sa burol ni Makidato kaninang umaga. Bilang dagdag na seguridad para sa mga driver, balak ng LTFRB na kasama sa booking ang selfie ng sasakay na rider. At least we know pag nangyari ho yon, alam ho ng mga pasahero na their faces are in the system of Grab and Uber and it will serve as a deterrent. Ang Grab nag-aalok na ngayon ng 100,000 pabuya para sa anumang impormasyon na tungkol sa insidente. I think it's within our responsibility to do whatever we can para hulihin po ang perpetrator ng crime na to. Salima Refran, Ikatutok, 24 Oras.